Moises Leonard O. Gregorio. At ako naman si Miguel Lucas C. Sevilla na nanggaling sa eskwelahan ng JCSGO Christian Academy. Ang storya po namin ay pinamagatang Junior! Kwento ni Sheila Gonzalez de la Cuesta. Di ko kamukha si nanay. Di ko rin kaawig si Lola. Lalo na si Lolo. Di kami mapagkakamalang magpinsan ni Kuya Carlo. Malayo rin ang mukha ko kay Tita Tessa. Lalo na kay Tito Lino. Sino nga ba ang kamukha ko? Hindi si nanay. Hindi si Lola. Apo, ang rayuma ko. Masahin mo ako mamaya po. Lalo na si Lolo. Ang sakit na likod ko. Hindi ang pinsan ko. Hindi ang mga kapatid ng nanay ko. Hi! Aha! 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 Ang kamukha ko, ang tatay ko. Pero, sino nga ba ang tatay ko? Minsan, tinanong ko si Lola. Wow. Aray ko. Lola, sino po ba ang tatay ko? Ah, si... Hindi agad nakasagot si Lola. Para bang ang hirap-hirap ng tanong ko. Asan po ba siya? Napahinga ng malalim si Lola. Iho, ang tatay mo, hindi ko na nakilala. Kung makasalubong ko siya sa kalsada. O makasakay sa jeep. O makausap sa palengke. Hindi ko siya makilala. Malamang siya'y tulad mo. Cute na cute. Sabay pisil sa mga pisngi ko. Huwag mo nang alalahanin yun, iho. Ang isipin mo, mahal na mahal ka namin. Opo, Lola. Ang labo naman ang sagot ni Lola. Pero, binigyan niya ako ng pag-asa. Sa susunod na labas namin ng bahay, baka makasalubong ko si tatay. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi galing eskwela, napatingin ako sa kasalubong ko. Ito kaya ang tatay ko? Singkit na singkit ang mga mata niya tulad ko. Huminto ako sa harap niya at sinabi ko, kayo po ba ang tatay ko? Pero si mamang singkit parang walang narinig at tuloy-tuloy ang paglakad. Hindi siguro siya ang tatay ko? Minsan, nasa bus kami ni Lola. Siksikan sa loob. At ako'y nakatayo. Parang sardinas kaming tabi-tabi. Halos magkapalit-palit na ang mga braso naming nakahawak sa baras. Napansin ko ang kamay at brasong nasa itaas ng kamay at braso ko. Kulay kape na may kaunting gatas! Tulad ko! Napatingala ako sa may-ari ng kamay at braso. Isang mamang maamo ang mukha. Kaya di na ako nahiyang magtanong. Kayo po ba ang tatay ko? Biglang pumereno ang bus. Ah! Ang mamang kulay kapeng nahaluan ng gatas, di na nakasagot. Inagos na ng mga pasaherong pababa ng bus. Hindi rin siguro siya ang tatay ko? Minsan naman, inutusan akong bumili ng tinapay sa panaderya. Sumilip ako sa estante para ituro ang tinapay na gusto ni Lola. Sumilip din ang panadero para kumuha ng 5 piraso. Kulot na kulot ang buhok niya, tulad ko! Inabot niya sa akin ang tinapay. Inabot ko naman ang bayad at di ko na rin natiis tanungin. Kayo po ba ang tatay ko?
si Mamang Kulot, di sumagot. Ako'y tumalikod na lang nang bigla siyang sumutsot. Boy! Boy! Kumabog ang dibdib ko! Heto na ang sagot na pinakahihintay ko. Boy, dali-dali ka namang umalis. Di ko tuloy na sabi sa'yo. Sobra ang binayad mo. Sabay abot sa akin ng barya. Hindi rin siya ang tatay ko. Kayo po, may tatay po ba kayo? Kasi ako, wala. Sino nga ba ang tatay ko? May tatay nga ba ako? Ang dami-dami ko nang pinagtanungan, pero walang makasagot. Baka kailangang dumiretso sa punot dulo. Magsimula sa simula. Sa pinagmulan ko. Sa nanay ko. Isang hapon, inabangan ko ang pag-uwi ni nanay galing opisina. Bumusina ang sasakyan niya sa garahe. Beep! Beep! Nandito na si nanay! Sinalubong ko siya ng halik at dumampi ang mukha kong napakaputi sa kanyang mukhang napakaputi, hindi tulad ko. Tinitigan ko ang mga mata niyang bilog na bilog. Di tulad ng mga mata ko. Humawak ako sa kanyang kamay na simputi ng gatas. Di tulad ng kamay ko. Tinulungan ko siyang bitbitin ang kanyang gamit at pumasok kami sa kanyang silid. Mukhang pagod na pagod si nanay. Pero, di na ako makapaghintay. Nay, pwede po bang magtanong? Sino po ba ang tatay ko? Nasaan po ba siya? Ayaw po ba niya sa akin kaya di siya nagpapakilala? Napaupo si nanay sa kama at napabuntong hininga. Halika rito sa tabi ko. Umupo ako sa tabi ni nanay. Matagal na kami di nagkita ng tatay mo. Noong nasa kolehiyo kami, lagi kami nagkikita at lubos na nagmamahalan. Pero, hindi pa siya handa para sa iyo. May mga pangarap pa siyang gustong matupad, kaya lumayo siya. At iniwan sa akin ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Ikaw yun, anak. May mga bahaging hindi ko naintindihan sa kwento ni nanay. Pero ang maliwanag ay meron nga akong tatay. Nanay, gusto ko po siyang makita. Anak, gustuin ko man, hindi ko alam kung saan siya hahagilapin. Bakit anak? Ayaw mo na ba rito? Kapiling nila lola at lolo? Tiyahin at tiyuhin? Ng mga pinsan mo? Parang nalungkot si nanay. Ayaw kong malungkot siya. Ayaw ko ring mawala sa kanya. Hindi nanay! Hinding-hindi! Pakiramdam ko lang minsan, ibang-iba ako sa inyong lahat. Iba ang kulay, iba ang hugis ng mga mata, iba ang tubo ng buhok ko. Anak, tara, silipin natin sila lola sa sala. Mula sa kwarto ni nanay, bumaba kami ng ilang baitang ng hagdan kung saan natatanaw ang sala. Nandoon sina lolo, lola, tito at tita, at ang pinsan ko. Tinuro ni nanay ang pinsan kong si Kuya Carlo. Pumapadyak sabay sipa sa tugtog ng radyo. Tignan mo si Kuya Carlo. Ang galing sumayaw tulad mo. Oo nga po. Napasabay ang mga paa ko sa padyak at sipa ng paa ni Kuya Carlo. Si Tita Tessa, naalala mo? Di ba lagi kayo nag-uunahan sa pagkain ng pakwan? Oo nga po. Kanina nga lang, habang nagme-merienda, nagkasabay ang tinidor namin sa pagtusok ng huling piraso ng palitaw naman. Si Tito Lino, di mo pa na wag mamasdan? Pag humihikab, kala mo kumakanta parang ikaw rin? Oo nga po. Napaisip ako at napahikab din tulad ng paghikab ni Tito Lino. Tignan mo si Lolo, nakadungaw sa bintana. Kumukuyakoy ang binti, tulad mo, pag nagmamasid-masid. Oo nga po! Di ko na malayang kumukuyakoy na pala ang binti ko habang nakikinig kay nanay.
At ayan, si Lola mo, pag natatawa, nanginginig ang mga balikat tulad mo. Pag humahagit-git, oo nga po! Nanginginig nga ang balikat ko habang humahagik-hik. Kita mo? Sabay tawa rin ni nanay. At nakita ko rin sa pagngiti ni nanay, para akong nakatingin sa salamin. Ang ngiti niya, parang ngiti ko rin. May tig isang biloy na maliit sa magkabilang dulo ng labi. Si tatay mo, pag mas lumaki-laki ka na, sabay natin siyang hahanapin. Tagal pa yun, Nay. Okay lang po ako. Masaya akong tumuloy sa sala. Nakita kami ni Lola at binati niya si Nanay. Oo, Victoria! Buti naman bumaba na kayo. Hindi nga ako naiiba. Tulad ako ni Lola. Diyos ko po, ang rayom ako. Akala ko po, mamasahiin mo ako. Ni Lolo? Diyos Mariusep, mas sumakit. Ni Tito Lino? Ni Tita Tessa? Ni Kuya Carlo? Lalo na ni Nanay. Oh, hay nako, gutom na nga ako, Victor. Kain na tayo. Nga pala, Victoria at Victor, junior niya ako. Junior!